guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Donito the Filipino Flash Donaire, ang pinakamatandang champion ngayon sa Bantamweight Division. Siguradong nakaukit na ang pangalan bilang Hall of Famer sa larangan ng palakasan dahil sa dami ng award na nakuha dahil sa husay nito sa suntukan. Naging 4 Division World Champion, naging Fighter of the Year, Knockout of the Year, at naging number 3 pound for pound noong taong 2011. At hanggang ngayon ay nagpatuloy pa rin sa kanyang makulay at napaka-entertaining na karera. May kasulukuyang kartada na 42 wins, 6 losses, 28 dito via knockout. May edad na ngayon na 39, pero andon pa rin talaga ang lakas at galing ni Donaire. Sa 42 niyang panalo, ay 6 dito ay mga undefeated boxer. Yan ang ating isa-isahin at muling sariwain. Una ay noong July 7, 2007, nakalaban niya ang undefeated champion na si Vic Garchinian na kilalang knockout artist. 28 wins, 0 loss, 22 via knockout ang kartada nito. Pero di ito inurungan ni Donaire. Ilang ulit na sasapul sa mga solido itong turo kung lumaban na Armenian. At sa 5th round, isang malahalimaw na left hook ang pinakawalan na saktong sinalo naman ng mukha ni Darchinian. Tumba at talo sa unang pagkakataon ang undefeated champion, basag pa ang ilong. Again, lunging in Darchinian as he has not concerned about defense. You have to admire the courage of Darchinian and the will. As hurt as he was, trying desperately to get up and continue. And clearly we know he was hurt. Pangalawa ay noong April 19, 2009, nakaharap naman ni Nonito Donaire ang undefeated IBA Super Flyweight Champion na si Raul Martinez. May record itong 24 wins, 0 loss, 14 via knockout. First round pa lang ng laban ay bagsak na agad itong si Martinez mula sa kombinasyon ni Donaire. The left hook on the chin and down goes Martinez. He's shaking it off. Did we mention the left hook? Donaire wanting to put on a show on a Sunday morning here in the Philippines. Left hand, down goes Martinez again. At sa 5th round, isang uppercut na naman ang sinalo ni Martinez na talagang nagpaalog sa utak ng champion. Nalasap niya ang kauna-unahan niyang talo sa kanyang karera. That and the jab and the counter punch makes him a tough. There's the uppercut. There's the uppercut. And the referee just ended the fight. And anybody in this division or division above when he moves up to 118 had better beware of it because he can knock anybody down with it. Pangatlo ay noong October 22, 2011, umasa sa kanya ang kilabot at undefeated ng bansang Argentina, ang WBA Super Flyweight Champion na si Omar Andres Narvaez. May record itong 35 wins, 0 loss, 19 dito via knockout. Bagamat panalo si Nonito Donaire dito via lopsided unanimous decision, ay di natuwa ang The Filipino Flash sa tinakbo ng kanilang laban. Sobrang boring umano, tumatakbo at dumidepensa lang halos ang ginawa ni Narvaez dito. Tila takot mapuruhan ng pamatay na kamao ni Nonito. Di lang si Donaire ang naboard sa laban, pati ang kanyang promoter na si Bob Arum at ang mga fans. Pang-apat ay noong November 3, 2018. Kontra kay Ryan Burney ng United Kingdom. May record si Burney na 19 wins, 0 loss, siyam dito via knockout. Ang laban ay para sa pagdipinsa ni Burney sa kanyang WBA Super Bantamweight title at para din sa bakanting WBC Diamond Bantamweight title. Pero ang laban na ginanap sa Glasgow, Scotland ay naging bitin sa mga nanonood ng live sa arena sa ika-apat na round ng laban. Ay biglang napaluhod na lang itong si Burney sa ibabaw ng lona at tila namilipit sa sakit sa tagiliran. Kevin arranged in that left hand now, Donaire. Oh my goodness. Now I think he suffered a back injury here. Sinabing nagka-back injury umano ito sa gitna ng laban. At ang iba naman ay talagang tinamaan daw ng solido ni Nonito ang tagiliran. Kaya biglang napaluhod na lang ito.
Well, he looks like he just going to throw a right hand until he falls on the back there. Oh, unbelievable. Panalo si Nonito dito via 4th round RTD or referee technical decision or corner stoppage. Panglima ay nung kinasahan naman ni Filipino Plus Dunaire, ang undefeated WBC bantamweight champion na si Nordin Ubali noong May 29, 2021. May record si Ubali na 17 wins, 0 loss, 12 dito via knockout. Sa third round ng kanilang laban, ay dalawang beses tinumba ni Nonito itong pambato ng bansang France na si Ubali, pero matapang at palaban. Tinuloy pa rin ang bakbakan. Pero sa fourth round, dito na siya natulog mula sa pamatay na uppercut ni Donaire. Namansyahan ang malinis na kartada, nakuha pa ang hawak-hawak na titulo niya. Sa laban din na ito ay hinirang si Nonito Donaire bilang pinakamatandang bantamweight champion sa edad na 38. Ang anim ay noong December 11, 2021. Para ito sa pagdipinsa ni Donaire sa kanyang WBC bantamweight title. Nakalaban niya ang number 1 contender na Pinoy na si Remark Gabalio. May kartada si Gabalio na 24 wins, 0 loss, 20 dito via knockout. 25 pa lang ang edad ni Gabalio habang 39 na si Donaire. Sumabay pa naman si Gabalio sa palitan ng mga kamao. Pero sa pang-apat na round ay isang kaliwang kamao ang dumukot sa kanyang tagiliran. Napaluhod si Gabalio sa lakas nito. Liver punch ang ginawa ni Nonito na kahit sinubukan pa ni Gabalio na tumayo ay talagang bumaon ang sakit sa kanyang tiyan. Namansyahan ni Donaire ang malinis na kartada ng kapwa Pinoy na si Gabalio via 4th round KO. Ngayong paparating na Hunyo 7, magiging pang-7 undefeated boxer kaya itong si Inoue sa mga naging biktima ni Nonito Donaire at makarisba kaya siya sa unang laban nila? Ang inyong opinion, question at reaction ay welcome na welcome sa baba. Kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.